Hey guys, welcome back. Ito ulit tayo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, may gusto lang po akong pasalamatan si Adonis, si Bedar. Sabi niya, matagal na akong sumusubaybay sa mga coin vlogger. Hindi ako nagko-comment. Noong nakita ko ang vlog mo, ito ang totoo. Sinubaybayan ko hanggang ngayon. Hindi kita iiwan. Mapalad ang inaapi kaysa mangapi. Ayan, alam mo, Adonis, si Bedar, nabasa ko itong comment mo talaga nga para ako nga na ay masmasana na nakakapagpalakas ito ng loob. No? Pero talagang mahirap. Pero kailangan talagang magsimula ulit. Salamat sa iyong napakagandang comment. At meron tayong bago content ngayon. Itong unang bariyari, pakikita natin kay John, no? Tahali Boss Sherak. Walang bagong hand ko. Noon ako ng 5 piso coins, hindi siya frosted. Pakilatis kung may halaga ba ito. Salamat. Ayan, tingnan natin ang coin mo. Alam nyo dito sa mga nonagon, halos lahat ng ating nakikita ay puro frost. Itong mga nonagon, nakita lang ako ng glossy na frost dito sa page, no? Sakali may online Facebook page. Pinakita ng ating mga subscribers. Ano? At kahit picture yan, at least alam natin na meron tayong hahantingin ng mga rare variation dito kagaya din sa mga nonagon na to, no? Yung mga glossy. At pansin ko, no, na hindi naman lahat glossy. Meron dito mga sa coins mo na yung iba frost talaga, eh. Pero yung una mong pinakita, yung nandito yung una, dalawa dito sa left, yung isa doon, mukha talagang glossy compared dito sa apat na to na mga frost siya, no? Pero common yan, yung mga frost na yan, ha, tandaan niyo. Pero pagdating ito, no, yung nasa left, mukhang yun ang glossy sa tingin ko lang, ha. Pero siguro kung gusto mo talaga ipakita ng malinaw-linaw yan, videohan mo isa-isa para makita natin ang makilatis natin ng gusto kong glossy ba talaga or frost. So, dito sa mga nonagon, hindi pa natin sigurado, no. Ayan. So isumunod na bariya kay Samson Lazaro. Boss, good evening. Error po ba ito? Tinatanong niya kung error, no. Tingnan natin. At sa unang tingin pa lang, mukhang error ito. Mukhang legit error itong 1 piso BSP mo. Yan o, 1999 pa. Ayan siya. Mukhang nabibira itong error na to. Habit to ng mga error na doon sa mga struck through grease error. Ayan. So, grease error ang coin mo. Tapos sumunod kay Mer Hernandez. Walang caption, no. Tingnan na lang natin. Ito, kapag mga gantong may mga lastiko na nakadikit yan, alam na natin kung anong ibig ipakita sa mga coins na ito. Mga rotated die error yan. Pag binaliktad mo, hindi pantay, no? Hindi aligned. Dapat kasi magkatapat yung year niya at saka yung year na 1993. Sa kabila dapat pantay. Hindi naman ito yung baliktaran, yung upside down ng mga old coins, di ba? Ayan. Tapos hindi lang yun ang katangian nito, no? Frosted din siya. So maganda yung coin mo. Yan, kay Mayor Hernandez. Isama ko sa content. Kaya kung mapapanood nyo ito, no, salamat sa mga nagsishare palagi-lagi. At shout out sa inyo at sa lahat. Tuloy-tuloy lang. At ang next, Andrew Juancho Lorimo. Sir, help mo ako. Maibibenta yung bariya na to. Binablog ko ito ng taga coins PH1161. Error coins na binibeta sa eBay. Meron din kasi ganitong barya 2008 na 10 piso din na binibenta sa eBay. Halos pareho sila yung binibenta sa eBay at coins ko. Pareho daw yung coins nila. Tingnan natin. So, reverse. Mukhang sa reverse lang ang may error. Ito, may mga nakita na ako nito. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, merong parang metal doon sa may pinaka-cogwheel niya, no? Ang kita naman siya sa cogwheel. Nabibilang ito para sa akin sa mga ano, yung mga debris error ito, no. Alam niyo ito mga debris error na yan kapag na-platin diyan. Ano man tawag doon? Oh, nakalimutan ko lang. Pag na-platin niyan, lalalim yan. O, pag nawala yung debris na yon. Ayan. Good morning idol, paki-check naman itong coin na ito. Salamat po. Barya ni Ayin Wax. Ayan, tingnan natin. 10 piso pa rin. So, puro halos 10 piso. Ayan, kung makikita nyo agad guys. Ano sa tingin nyo? Kayo sumagot ngayon. Kung ano sa tingin nyo
error ito at yung makakasagot ng tama ay siyempre alam mo na agad kung paano tumingin ng mga errors coin, no? Error coins kahit na paano. Ayan, kung may sagot ka na, ang sagot ko dito ay ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Hindi, ano to, ito yung mga die adjustment or trials error. Nawawala yung mga portrait, yung mga letra, yung mga year, yung mga karakter dyan sa surface ng pariya. At sa reverse niya, meron siya mga highlighted na pula dyan. Sa tingin ko lang, may doubling lang doon sa base ng mga lettering. Kung mapapansin niya, may mga dumudoble doon sa base ng mga lettering. Mechanical doubling plus die adjustment error. So, okay din itong 10 piso mo. Magandang i-collect. Pwede rin sa eBay yan. Next, Edmundo Yago. Good morning, boss. Pakilatis naman ito. Kakahant ko, binahid sa pasahe. Kung sinadya o hindi. Kasi, ano ba yun? Tignan natin, ano? Kung sinadya daw ba. Yung, ito yung, ito nga yung ginawa nating thumbnail, yung 10 piso niya na tatawagin na lang natin na wala sa sentro. Yung parte na, yung pinag-dibabay metallic kasi yan, yung nasa gitna dyan, yung pinaka-bronze part, no? Yung metallic part na nasa outer ring, hindi pantay, no? Tumagilid siya. So, wala sa sentro itong die na ito. No, guys, no? Off die. Ayan. Ano ba? Ano ba magandang itawag yan? Off center, ganun, ano. Ayan. Tapos sa reverse, ganun din. So, nawala sa align yung metallic part niya. Magandang error. Ito, marami na rin ako nakita mga gantong mga error coins na ito eh. Ito mga sa 10 piso na ito. At pag tinatanong mo sila kung magkano, ayaw nila, no? Mukhang gusto rin nilang i-collect, no? Siyempre, ganun talaga. Kapag natututo ka na sa pag-collect, mas gugustuhin mo pa na itabi na lang muna yan para ikaw din meron ka ding hawak ng mga koleksyon na yun. Maganda kasi yun ang koleksyon, lalong-lalo na kung kukunti pa lang yan, nagpaparami ka pa ng mga coins mo. Huwag mo na isipin yung benta-benta na yan, no? Tulad na sinasabi natin din. Dati, mas maganda tayo tawag dito, natututo na tayo sa mga bariya. So, mas maganda yung tayo rin mismo ay merong mga collections, 'di ba? Kasi pwede natin niyang i-share sa ating mga kaibigan, you know? Pwede natin pakita na ikaw ay naglilibang, nagko-collect, nag-aaral sa mga barya. 'Di ba? So ayan, eh nga 'to yung mga coins natin, guys. At doon din sa mga meron, huwag kalilimutan ipakita sa Kalimeo 9 Facebook page para ma-content natin, ha. Kung gusto niyo rin magbenta, pwede, guys, no? Pero kasi nag-comment na dapat kung pwede na raw ba mag-listing. Matagal ko na pong pinapayagan na pwede mag-listing sa Kalimeo 9 Facebook page community, no? Ayan, huwag kalilimutang mag-subscribe baga sa susunod. God bless po.